Hey guys, welcome back to another episode of Jobber's Hobby Hour. And for today's video, share ko lang sa inyo yung kauna-una nating sinetup na saltwater tank. So kung gusto mo makita, just keep on watching. So shoutout muna po kay Shopish1433, kay Kaijo and Lucas, at kay Sir Dave Aicardo. So salamat po sa patuloy na pagtutok at pagsuporta sa vlog natin. So disclaimer lang, hindi ko po to binabahagi para ipagmalaki or gawing tutorial. Sinashare ko lang dito is yung magiging resulta ng pagtatry ko mag-alaga na ng saltwater tank fishes. So sa mga expert dyan, kung may mga i-advise kayo, pwede nyo i-comment sa comment section. And kung may mga idadagdag kayo or mga isasuggest kayo, pwede nating idagdag yan kapag nagkaroon na tayo ng medyo mas magandang budget. Kasi aware naman ako na talagang medyo magastos pagdating sa saltwater setup. So, eto na guys yung tank natin na paglalagyan natin ng saltwater, ng kauna-unahang saltwater na setup natin. So, eto yung DIY filter natin na ginawa. Pero, I know hindi ito sapat kasi yung current na magagawa niya sa tubig is very mahina lang. So, kailangan ko siguro magdagdag ng kahit na maliit na water pump kasi kailangan natin ng mas magandang filtration tsaka mas mabilis na water flow. So, eto yung mga C-Rocks natin guys na nakuha sa dinggalan doon sa accommodation. Nagpaalam tayo sa kanila din, pumayag naman sila. Tapos yung gray sand, ayan. So, ito muna gagamitin natin instead doon sa binili natin na isang kilong white sand kasi sa tingin ko, mas dumihinting na yun. Kaya ito muna, tsaka mas marami naman to. So, ito na yung sand. Tapos, ito yung setup natin. Na-drain na natin yung tubig. Then, nilalagay na natin itong mga sand natin. So, yan. Unti lang tayo maglagay. Ayusin ko na lang mamaya yan. Tatalpak ko na lang muna ng isang bunsakan dyan. Ko. So yan guys, nalagyan na natin lahat ng sands na kailangan natin. And then, oras na para lagyan natin itong mga C-Rocks. So yan, hanap lang tayo ng maganda-gandang pwesto. Hindi rin ako sure sa ginagawa ko, pero tatry ko yung best ko para magmukhang natural yung setup natin. Oh my God. Ayan, medyo maliit pala yung tank natin sa mga rocks natin. Pero okay lang yan. Gagamayin natin yan. Ito maganda. Wait, sabasa natin madami. Makita ganda. Ayun. Itong maliit. Yan. Tara. Ayan, napakasimple na lang setup na naisip ko. Okay na siguro yan. Kumbaga, tapos lalagyan ko rin kasi ng... Okay na siguro yung ganitong setup. Lalagyan ko rin naman sila ng anemone. Then kung may adjustment man, i-adjust na lang natin yan paunti-unti kung paano mas makakaganda. So yan. Yan muna yung pansamantalang setup na naiisip ko sa ngayon. And then, bahala na kapag mayroon pang tayong mas magandang idea ang naisip. So, sana hindi sila crowded dyan. And then, lalagyan na natin sila ng tubig na mayroong halong salt. So, since ginabi na naman tayo at malamok na rito sa backyard. So, yan. Siyempre, bukas ko nalalagyan ng tubig yan. Kasi kukuha pa ako ng stock water dun sa drum natin. Diyan sa gilid ng 75 gal natin. So, bukas ko na ito lalagyan ng tubig. And then, magang-maga na lang bukas siguro maglalagyan ng tubig. Tapos, papakita ko na lang sa inyo. I-demonstrate ko na lang sa inyo kung paano yung mismong instruction sa akin nung seller na binilan ko nung salt mix na gagamitin natin. So yun lang, see you tomorrow. So ito na yung salt mix na nabili natin kay Sir Dansky doon sa Team Kakampay sa TikTok shop. So ito naman yung galon na gagamitin natin kasi nakalagay sa description nito doon sa seller's page 6 gallons daw ang katumbas ng portion na to ng salt mix nila. Tapos sa video ni Sir Dansky sa TikTok, gumamit siya ng galon na sa water refilling station pero hindi same nito. Pero sa tingin ko kasi same size lang sila, pareho lang naman sila nang gagaling sa water refilling station. And then para makasigurado, susukatin ko yung tubig na laman nito gamit yung 2.5 natin. Bali, dalawa is 5 gallon and then mag-add na lang tayo less than half para 1 gallon, additional 1 gallon. So total of 6 gallon kasi yun yung nandito sa description ng salt mix natin. Tapos, syempre, ito galing tong gripo, hindi ito gagamitin natin. Kukuha na lang tayo dun sa stock water natin. Babasihan lang nating sukatan tong galon na to kung sakto ba to sa 6 gallons.
So, dalawa na. So, bali 5 gallon. Saktong 5 gallon pala tong timba natin na to. So, magdadagdag pa tayo. Titingnan natin kung gaano kadami abutin to. Itong natitira. So, yan. Nasa half or less than half nga ba? Kung magalaw pa yung tubig eh. So, yan sa tingin ko nasa less than half. So, sa tingin ko, accurate naman na 6 gallon nga ang laman nito. So, pwede natin siyang gamiting sukatan sa pagmimix natin ng salt mix natin para sa salt water tank setup natin. So, yan. Meron na tayong stock water. So, lalagyan na natin ng salt mix. Medyo binabaan ko yung stock water na... Ayan, kung makikita nyo, medyo binawasan ko yung stock water na nilagay natin dito kasi mas madali magdagdag kapag kulang yung tubig natin kesa sa mapasobra tayo. So, mas mahirap na kung mapasobra kasi ito lang yung salt mix na meron tayo. Kaya, binawawan ko na lang ng konti tubig and then ito na yung hygrometer. Pakita ko sa inyo yung itsura. Nabili natin ito sa Shopee. Galing pa siya sa China. Ayan. Para siyang thermometer. Ayan yung itsura niya. So, ididip lang natin ito mamaya kapag meron ng salt. Tapos, kapag gumit na dito sa green na to, yun daw yung ibig sabihin na tama yung portion ng tubig tsaka ng salt mix natin. Lagay lang natin itong buong pack na to. So, sana tama yung ginagawa natin. Sinusundad ko lang na may instruction dun sa video sa TikTok ni Sir Dansky. Ayan, lagay lang natin sa buong pack na yan. Pagkalagay natin, ayan, itsura niya, blurry pa. So, haluin na lang siguro natin siya. Hanap na lang tayo na panghalo. Tapos, tiksukatin na natin ang hygrometer kung balance nga ba yung tubig tsaka asin natin. Ito na yung timplado nating tubig ng salt mix. At ito na yung hygrometer natin. So, the moment of truth, itry na natin kung tama nga ba yung portion. Nadrop ko lang ito dyan. Wait lang, umagalaw pa siya yan. Dapat daw gumit na dun sa green eh. Still moving. Ayan, kung mapapansin nyo guys, nasa green na yung ating, sa gitna na ng green, ayun o. Oh, yung ating hygrometer. Saktong-sakto sa gitna ng green. So ayan, para sa mas malinaw na kuha, naglagay ako ng tubig doon galing sa timpla natin. Nilagay ko sa beta tank, tapos sinukat ko ulit ng hygrometer. Ayan, kung makikita nyo, stable na yung tubig. Naka-stop na rin hygrometer, nasa gitna talaga siya ng green. Between 1.20 and then 1.30. Ayan, ababa ko ulit hygrometer ah. Ayan, nasa gitna talaga siya, tapos sa bottom, ayan, lumulutang siya. So ayan, mas malinaw, nakasentro talaga, so tamang-tama yung portion ng tubig natin tsaka ng salt mix ni Sir Dansky from Team Kakampay. So ngayon, lalagyan na natin ng tubig tong tank natin para mag-start na tayo ng cycling. Sana tama yung ginagawa ko. Huwag niyo ako i-judge first time or not. First time tayo sa ganito. Nga pala guys, kung mapapansin nyo, meron ditong black strip. Naglagay ako ng electric tape para dyan yung magiging sukatan ko kapag dyan ko isasagad yung water level para dyan magiging sukatan ko kapag kailangan ko na mag-replenish or mag-add ng tubig. So kaya ako naglagay nito para laging nandyan lang yung water level para maintain natin yung water level. So ayan guys, napuno na natin ng tubig yung ating salt water setup. So ayan, kung makikita nyo, working na rin yung filtration, yung DIY filtration natin. Pero medyo blurry pa yung tubig na to. Kapag medyo luminaw na to, sisimulan na natin mag-cycle. Maglalagay ako ng konting fish food dyan para mag-start yung cycle ng beneficial bacteria dito sa tank natin. Tapos itong filtration natin na to, temporary lang yan. DIY na temporary. Kapag dumating na in-order nating hang-on filter, yun yung gagamitin natin para mas okay yung filtration dito sa setup natin. Para mas safe yung mga alaga nating isda. So, ito na guys yung tank natin after 24 hours. Sobrang clear na ng tubig niya. And then, ayan, kahit sa top view, sobrang clear talaga ng tubig niya. Ngayon, lalagyan ko na ng konting pagkain bilang start up para mag-cycle tayo ng tank.
Yung iba naman, ginagawa, tinutunaw muna yung pagkain, dinidissolve sa water, and then nilalagay dito. Tapos, yung iba naman, yung parang dead na isda yata yung ginagawa, or shrimp, ganun. Ganun yung mga napapanood ko lang naman sa internet. Pero ako, ito na lang yung prefer ko, yung feeds. Yung maglalagay tayo ng konti, tapos nag-ooperate yung filtration. And then, kapag dumating na in-order kong isa pang hang-on filter, ikakabit ko rin siya para mas maganda yung cycle ng ating aquarium. So, yan, lalagyan natin ng feeds. Ayan. Enough na muna siguro yung kasi natatakot ako baka mamaya magka-ammonia spikings dito. Hindi ko, wala naman ako pag-test ng tubig eh. Wala tayong pang-test ng water parameters. So, kumbaga, tansyahan lang talaga. Ayahan ko lang dyan yan and then bahala na siyang mag-cycle ng tubig niya. Dumating na yung in-order nating filter medias. Doon sa Shopee, meron tayo ditong activated carbon and ceramic rings na ilalagay natin doon sa hang-on back filter natin para sa salt water setup natin. So, ito lang yung space na paglalagyan natin ng filter na nabili natin. Naglagay kasi ako ng filter wall dito, additional filtration para mas clear yung tubig. Kaya ito na lang yung space na mapaglalagyan natin. So, sobrang konti lang nung filter media na makukuha natin, yung ceramic rings tsaka yung activated carbon. Yan, ihulog lang natin dyan sa area na yan. Yung mga activated carbon. Kasi mas marami naman tayong ceramic dito sa tank na to. Tapos ilagay na rin natin one by one yung mga ceramic. Oh my god, di ka siya. Patay tayo dyan. So yun, since hindi nag-gasya yung ceramic rings, yung size ng ceramic rings, small na to, pero hindi siya nag-gasya dun sa gilid kasi sobrang sikip lang niya. Ayan, ikinalat ko na lang dyan yung ceramic rings. Meron tayo dito, meron dito sa ibabaw ng filter wall, tapos dito sa ibabaw ng mga activated carbon natin. So sana hindi lang mag-clog. I-maintain ko na lang muna siguro pansamantala yung ganitong setup. Dumating na yung mga saltwater fishes natin and anemone. So actually, kaninang umaga pa siya dumating. Ay, hindi naman umaga. Kumbaga, mga bandang 2 o'clock na dumating sa akin from Manila tong sa Cartimar Pet Center. Pinabili ko tong anemone. Sadly, namatay yung isang clownfish natin. Pero meron tayong isang anemone. Maliit na anemone. Tapos dalawang striped damsel. Tsaka isang blue devil yata to na damsel. So, lahat sila small size lang kasi ang tank lang natin is 5 gallon. Ngayon, i-acclimate natin sila and then i-drip natin ng konti kapag same na temperature, ilipat na natin sa tank natin. So, ayan guys, naka-acclimate na yung anemone natin tsaka yung apat na natitirang fish. Acclimate natin siya at least 30 minutes and then drip method na natin siya yung unti-unting kukuha tayo ng water dito and then direct lipat dito para ma-adapt nila yung temperature and then yung tubig na meron dito sa 5 gallon setup natin. So yan guys, after ng ilang minuto ng acclimation tsaka ng drip method natin, nakawala na yung damsel, yung striped damsel, tsaka yung clownfish natin, tsaka yung mismong anemone natin. So yan, i-update ko na lang kayo bukas kasi madaling araw na. So matutulog na muna ako, hoping na walang mangyaring masama sa kanila. Sana stress free sila and sana good condition yung sinetup nating tank. Sana okay para sa kanila to. So, ito na guys yung saltwater setup natin. So, ayan. Ayan yung anemone. Kumain na siya kanina. Kinakain ko na siya nung coralite natin. Tapos yun yung clownfish. Tapos yung striped damsel. Tsaka itong blue devil damsel yata to. Hindi ko sure kung ano tawag dyan sa isda na yun. Basta ang sure lang ako anemone tsaka yung clownfish. Ito na yung setup natin ngayon. Ayan, bumabay tubig kasi kinulang na tayo sa salt water mixture natin. So, kapag ganitong oras, mga morning hanggang lunchtime, nakabukas yung ilaw and then papatayin ko siya ng after lunch hanggang sa hapon na. Tapos isindi ko siya sa hapon hanggang gabi na mga at least 4 hours pa. Tapos papatayin ko na after nun. So, ayan, malumot na yung tank natin. Okay pa na may mga isda. Patay na yung anemone pero okay naman si Nemo. Tapos yung blue damsel tsaka stripe, ayun. Medyo layo-layo sila kasi nag-aaway-aaway sila. Medyo aggressive pala itong
Medyo territorial pala tong clownfish. Tapos yung striped damsel din. So okay naman, wala nang masyadong na-injure sa away nila dahil maliliit lang naman sila. Tapos separated naman sila ng mga lugar. Yung mga kanya-kanyang hides naman sila itong mga sea rocks natin. Kapag itong tatlo na itong isda na to, tumagal na to at least months or a year, doon na natin sisimula mag-setup ng mas magandang filtration, mas malaking tank, at mas equipped na tank. Siyempre, mas magaganda na yung water quality natin nun. And then, tatry ko rin kung kakayanin talaga magpasok ng aquarium sa loob ng bahay para sa mas stable na temperature nila. So, yun lang guys. Nakita nyo naman, gano lang kasimple yung tank natin ng saltwater. Napakaliit, napakasimple lang. And then, alam ko kulang na kulang pa kasi yung pangangailangan ng isda, hindi ko pa ganun kayang i-provide sa ngayon. But, ginagawa ko yung best ko para alagaan sila. So, yun lang. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episodes.